Hello everyone. For this interview, I invited a ramp and commercial model who is also a fellow Bedan. Please welcome Eric Eleazar. Hi Eric, kumusta Eric? Hi there, Kumusta Eric. na? Issue. Oo nga, so okay tagal na naman. natin din nagkikita Eric, no? Oh, direct. Minsan siguro magkita tayo ulit. Sana magkita ulit tayo soon. No, schedule ko, natin. Sige, schedule natin. Nasabi ko nga sa intro kanina, isa kang commercial and ramp model, no? Eric, magkwento ka naman. Kailan at paano ka nagsimula sa industriya? Okay, nung 2004 pa, magta 20 years na, may girlfriend ako si Cherry Rose. Dinala niya ako sa manager niya. Ayun, pinakilala niya ako. So, doon nag-start. Parang, ang pangarap ko lang noon, sabi ko, uy, magiging model ako, pwede pala ako dito. Sana kahit malagay ako sa dyaryo, makita ko lang yung picture ko sa dyaryo, tapos mag-preprint ako ng marami, parang proud na ako, ganun. Eh, So, ayun. Nagsunod-sunod. Tinerte Diba? or siguro. Eh, well, totoo naman kasi telegenic ka, photogenic ka. Talaga maraming kukuha sa iyo, 'di ba? Marunong pang makisama 'yan, kaya ganyan. Anyway, Eric, ano naman yung mga dinaanan mong difficulties nung nagsisimula ka? Okay, ang mga difficulties, siguro marami. Pero ang pinakang nahirapan siguro ako dun sa commitment. Kasi kailangan lagyan mo ng disiplina yung sarili mo eh. Kasi may laging kasamang responsibility yan. Pero na-enjoy ko, yun ang pinaka-importante kahit may, alam mo na, lahat naman ng bagay may pagdadaanan ka. Pero So doon ka yun na nga. dumaan sa na-enjoy mo. Punta tayo ngayon sa perks. Ano yung mga na-enjoy mo, particular na perks na na-enjoy mo sa karir mo bilang ramp at commercial model? Ang mga perks na na-enjoy ko, na-enjoy ba? Tama? Tama. O yan. Sa pagiging ramp and commercial model is ano, na-enjoy mo na yung ginagawa mo at the same time, pinapaganda mo pa yung sarili mo, di ba? Parang hindi ka nahihirapan, tapos nalagaan ka pa, tapos na-enjoy mo. Tama. Anyway, Eric, ano, sana hindi ma-offend yung mga pinaggawaan mo ng commercials. Pero pwede ka mag-specify ng the best commercial na nagawa.
Okay, lahat naman ng commercial ko na enjoy ko, kahit syempre kabado, ganun, minsan, alam mo na, mahirap, lalo na sa mga outdoor setting, ano ang tawag dito, yung may mga tent. Yung Yung mga wala sa ganyan. studio yung shoot yun. Ang pinaka na-enjoy ko siguro yung KFC noong 2005, kasi, ano siya eh, parang campaign siya nung extra tasty crispy chicken nila. Lead Okay. role ako, tapos yun, doon nag-start yung career ko. Parang since 2002 kasi nung college ako, nag-BTR na ako, sinasamahan ako ng mama ko. Oh. So parang ang dami kong BTR, hindi naman ako natatanggap, ganun, ganun. So nung dumating yung 2005, nagkamayroon ako ng big break, tapos nagtuloy-tuloy na siya. Ayun, dire-diretso, no? Yun ang maganda doon. At syempre, syempre, lead role pa naman, maganda rin naman ang ano, ang pay, di ba? Kaya memorable din sa iyo yun kasi yun talagang nagtuloy-tuloy ka na, di ba? Eric, oo. Kasi until now, I'm sure marami pa rin gustong kumuha sa iyo, no? Despite, of course, hindi na tayo bagets, di ba? So, ano ba ang sikreto mo sa pagtagal sa industriya ito? Aside from the looks, ah, aside from the looks. Thank you. Direk, sa tingin ko walang sikreto. Pero kailangan persistent ka na gusto mo yung ginagawa mo. Tapos, punta ka lang ng punta ng castings. Tapos, pag hindi ka na nakukuha, huwag kang madi-discourage. Ibig sabihin nun, parang mag-move on ka na sa next project na parang next BTR, ganun. Naalala ko nga yung sabi sa akin ni Sir Bernard Anakta, yung may-ari ng agency namin. Sabi niya, oh, Eric, go lang ng go. Parang ganun. Oo, ganun lang talaga. Ganun lang ang prinsipyo ko, go lang ng go eh, di ba? Wag titigil. Kita mo, sabi mo nga dati, college ka pa lang, nag-BTR ka na, pero nahanap mo rin yung ano mo, yung lugar mo, di ba, eventually. At nagkasunod-sunod, di ba, Eric? Anyway, meron ka bang routine na sinusunod para lang matanggap sa mga commercials? Wala naman, pero sa tingin ko, kailangan improve mo palagi yung sarili mo. Para ano? Siyempre, Para skin, magandang teeth, di ba? Importante yan, lalo na sa inyo nagko-commercial. Tama. Pero minsan, ano, hindi rin naman nasusunod kasi minsan hindi mo mapigilan na lumabas ka or mag-enjoy. Pero yan, ang advice naman ni Carlo Adorador, yung isang modelo sa akin. Oh, Kasi si tinanong Carlo. Ko siya dati na, maaga tayo bukas, parang gusto kong lumabas. Sabi niya, hindi naman masamang lumabas. Pero, wag naman sobra. Parang ganon. Yun yung in-advise niya sa akin. In moderation, di ba? Mm-hmm. Yun. Eric, ano naman ang ano mo, physical regimen? Ano yung, di ba, nung bagets-bagets, maganda. Actually, maganda po katawan niya. Siyempre, ngayon medyo tatay na siya, di ba? So, yes, dad role na. Oh, dad role. Pero ano ba yung sinusunod mo dating physical na regimen para lang maging maganda yung pangatawan mo? Okay, moderation din. Tapos, moderation sa pagkain, tapos mga physical activities. Ayun, pero more most and the more important than ano no, than physical is yung ano mo mindset. Oo, mental, no? Kumbaga, magpa-follow na yan. Oh, everything will come, no? As basta simulan mo muna sa mindset mo. Anyway, Eri, hindi naman natin ikakailan na meron ka ng unico iho, di ba? Paano kung isang araw lumapit siya sa'yo, Dad, gusto ko rin sana pumasok sa pagiging modelo. Anong sasabihin mo sa kanya? Okay, kung ano man yung talent or industry na pasukin ng anak ko is magiging masaya talaga ako at hindi natin maitatanggi na ako yung proudest palagi para sa kanya. Ayun. Mabuti naman. Kasi posible eh, with the good genes that you have, magmamana yan. Diba? Ano naman ang masasabi mo sa isang bata, babae man o lalaki, na gustong maging commercial model or ramp model?
paglaki nila? Ano ang ma-advise mo sa kanila? Ang pinakamaganda siguro ma-advise na alam ko is ano, be respectful towards everyone kasi yun din yung babalik sa iyo eh. Parang palagi mong i-grow yung relationships na nasa paligid mo. Oo, tama, no? Pakikisama, di ba? Ganun lang naman yun. Patamang pakikisama, di ba? Kahit yung simpleng, ano, po at to po, laging nandun yun. Hello po, good morning po. Huwag natin Ayun. kakalimutan. Lalo na thank you. Ano naman ang ano, ma-advise mo sa mga tao sa industriya? Para ngayon, di ba, nakaranas tayo ng pandemya, medyo nahirapan, lahat nahirapan eh, lahat nahirapan naman tayong lahat. Para makabawi. Ngayong tapos na, dineclare na ng World Health Organization na tapos na ang pandemic, pati sa Pilipinas, nilift na yung emergency status natin sa COVID. So anong ma-advise mo ngayong nanunumbalik na ulit ang industriya? Same pa rin yung advice ko kagaya kanina. Kailangan persistent ka, tapos enjoy ka sa ginagawa mo. Sorry, Derek, na ano, kinakabahan ako, nanginginig yung kamay ano ko. ka ba? Ano ka ba, Eric? Ano ba magkikipuhan Magalo ng yung amin camera. dito? O ganito, Eric. Wala ka pa naman sa ganitong edad. Wala ka pa naman. Alam ko edad mo, no? Kinakabahan lang ako. Lagi naman tayong kinakabahan. Eh, di ba? Pagdating mo sa edad na 50, Eric, with that kind of look, ganyan pa rin, ha? Gwapo pa rin si Eric Eleazar. Will you still accept offers na gumawa ng commercials? Of course, Derek. Why not? Di ba? Parang lolo role? Di pwede. rin. Malay mo, ibang-ibang klaseng role. Pwede executive, pwede boss. Di ba? Not necessarily lolo. Pwede. Di ba? Oo. Ilang taon na bang sexy yun? Role, ganun. Nako, why not? Di ba? Sino ba naman? Di ba? Kasi, ano, are you a bit consistent? Ilang taon ka ng ganyan na meron pa rin, nakikita ko pa rin ang mukha mo sa mga commercials. Grabe ka. 20 years na. Kaya oo, isa ka dun sa mga pinagpala, no, na yung look mo eh hindi na masyadong nababago, na 'di ba, despite tama. The advancing age, 'di ba? So medyo ano pa rin. Thank God for 'di ba sa binigay sa yung jeans, no? So wala tayo direct. Ganun pa rin nung last na nagkita tayo. Neck mo. Anyway, Eric, alam mo, sa totoo lang, sabi mo nga ninenervyos ka. Pero hindi, I really wanted to talk to you about this. Kasi isa po ito si Eric sa malalapit sa akin. Ewan ko nga ba, kung humarap nitong camera, sanay naman niya sa commercial, biglang ni-nervyos, ano ba yan? Anyway, salamat for this afternoon. Alam kong may mga ginagawa ka, inaasikaso mo yung family, ano ninyo, concerns, yung business, di ba? Alam kong busy rin po ito. Kaya sabi ko, samantalahin ko na, nung sinabi niya pwede siya ngayon, sabi ko, sige, 3 p.m. Ano po, itong nire-record namin, bandang alas 3 na po ito ng hapon. Kaya ano, kaya kaya nga, sinunta. Hindi rin ako tumanggi eh. Nung nagsabi ka na, Eric, may gagawin ka pa. Ganun. Yes, nag-yes agad ako kahit wala pang details, di ba? Oo, alam niyo, isa sa mga talagang malapit sa akin. Na minsan nakikita kami, wala lang, kwentuhan lang, di ba, Eric? Kwentuhan lang kami. Coffee shop sa maabot kami ng ma. Ilang oras kami nagkikwentuhan nito, tapos mag-uwi. Ganun lang naman, kasi ano ito, mabait talagang tao ito. Kaya blessed na blessed ito sa commercials. Ang dami. Di ba, ang dami, Eric. Pero sana makita ka pa namin ulit sa marami pang commercials, ha? Kayo rin, Direk. Laging nag-wish ako na wait, teka muna. Meron ka bang negosyo na gusto mong i-promote dito sa ano sa interview natin? Malay mo may mag-patronize. Oh, wala po, Direk. Yung family lang, no? Yung inaasikaso mo na tinutulungan pray mo. Lang always yan. Oh, yun. Oh, sige. Eric, maraming salamat. Thank you for saying yes to this. And I really hope you, to see Derek. You one kita of these. Kita tayo soon, ha? Oo, magkita tayo. Yes. Okay? Bye-bye. Miss you. Bye-bye.